Nagkainitan ng isang senador at ang delegado ng European Parliament nang dumalaw ang mga ito sa Senado. The European Parliament has been quite clear that we were deeply concerned about the extrajudicial killings happening on the war on drugs. Napaka-faithful na kaibigan ng European Parliament ang mga mambabatas dito sa Pilipinas, lalo na yung mga pinipersecute tulad ni dating Sen. Leyla. Bakit naman yung pati yung pag-pa-file ng resolusyon ng isang senador, kikwestiyonin pa niya, that is too much of tinkering with our internal affairs. Who is it to question that move by Senator Jinggo Estrada? Pinalabas ko lang yung sama ng loob ko. Human rights violations were committed by your people. Ngayon, you are going to lecture us about human rights? How dare you? So, I would like to apologize for my late arrival because I have just attended the meeting with the members of the EU Parliament, and the discussion was so intense that I cannot leave. I have to defend our sovereignty. So, you know, these Europeans, they're trying to, you know, they're trying to impose their standards upon us. And there was one EU limit member from Spain. Nagalit siya dahil bakit daw si Senator Estrada ay nag-sponsor ng nag-uto ng resolution protecting convicting President Duterte from ICC investigation. Eh, nag-react siya. Medyo tumaas yung boses niya. Sinagot ko naman siya. I told him, you know, my good friend, honorable Spaniard, you know, the Philippines was conquered, ruled, and enslaved by the Spaniards for more than 3 centuries. For over 300 years, and now that we have gained our freedom, we have our own sovereignty as a nation, we hope that other countries would respect our sovereignty as a nation. Nakalimutan ko lang sabihin eh. Gusto ko sana kantsawan eh. You've been here in the Philippines for more than 3 centuries. You ruled the Philippines for more than 3 centuries. But you failed conquer the Muslim Mindanao. So, kung saan sabihin sa kanila eh. Pero, nainis lang ako, pero umalis ako. Dahil, diba? Totoo yan, hindi na na-conquer yung Muslim Mindanao natin. 300 years sila dito sa Pilipinas. Pero hindi na na-conquer yung Muslim Mindanao. But anyway, that's beside the point. Iba ito pag-usapan natin ngayon, ha? Pasensya na kayo. Wala ko. Narinig ko po kanina yung mga banat ng ating tinakamatigas na senador, Senator De La Rosa. Tunay po, ano, na galing na rin ako doon. Sayang, tapos na eh. Mahabol ako eh. Meron akong iba banat sana din eh. Eh, sayang. English pa naman. Kagabi ko pa nung rehearsal. Hindi ako humabot. Oo, sayang. Oh. Pero napakaganda po nung sinabi nyo kanina. Sa loob ng ilang daang taon na nandito sila at puno-puno din ng human rights violations ang ginawa sa ating bansa. At katunayan din na napakaganda po nung sinabi na kailanman ay hindi nila na-conquer ang Muslim Mindanao. Allahu Akbar. At hindi naman po natin sila inaaway. Hindi natin sila inaaway. Sa akin lang, gusto ko sanang sabihin, before you put your fingers and your mouth here and nose, I think you have to think about the Ukrainian crisis first. You have to, don't bark on our tree. You have your own tree. Yung sana sasabihin ko, sayang eh. Sayang eh.
pero wala, nandito na tayo. Kaya mabuhay po. Maraming salamat po. Welcome po sa atin. Mabuhay po. Dandahan na natin nakakalimutan yan. Thank you for your timely reminder. Lalo-lalo na pagdating sa drugs. And, I heard that, if I'm not mistaken, ang balita lang na yung ambush na nangyari kay Gobernador Abilit Adjong ay napagkamalan daw yung kumbay niya, na kumbay ng PDEA na magkakandak ng raid na naman doon sa mga drug lord doon sa area. So wag talaga nating payagang bumalik yung problema sa droga dahil kawawa ang ating mga kabataan, kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya nga si President Duterte nag-wage ng war on drugs because muntik na tayo maging narco state kung saan yung mga drug lords na nag-decide kung sino pwede maging mayor, congressman, governor sa ibang mga lugar, hindi naman buong Pilipinas. May mga lugar na kinukontrol na ng mga drug lords. Ngayon na nagtakbuhan yung mga drug lords, nawala si President Duterte, bumalik na naman sila. Meron yung bumabalik at lumalakas na naman ang loob. Sana tayo, not just as people in government, but as parents of our children, dapat it's our moral responsibility. Nabantayan talaga na hindi na makabangon yung problema sa droga. Responsibilidad natin yan. Walang ibang masisisi, kundi tayo lang rin. Hindi natin pwede sisihin ang China. Hindi natin pwede sisihin ang Amerika. Walang ibang sisihin, kundi tayo, Pilipino. We deserve the situation that we are in because of our pagpapadaya. Pag ganun, nangyayari. So, yun na po. Gentle reminder lang sa problema natin sa droga. Mabuti na banggit ni General Browner yan.